Midnight Man. Kwento ito ng best friend kong itago na lang po ninyo sa pangalang Jana. Sir Mac, hindi ko masasabing napakabuting tao ni Jana, pero hindi ko rin masasabi na napakasama niya. Sabihin na lang natin na palaban siya at hindi umuurong sa kahit anong away o pagsubok. Nakilala ko si Jana noong elementary pa lang kaming dalawa. Magkasunod kasi ang upuan namin sa seating arrangement dahil iisa ang apelyido namin. Hindi naman kami magkamag-anak. Common lang talaga rito sa lugar namin ang mga apelyido namin. Madaldal siya at medyo makulit. Pero nakakatuwa naman ang kulit niya. Medyo may pagkakomedyante nga siya pero yun nga, palaban. Sabi ng iba ay maldita si Jana. Pero pag kami-kami lang naman na magkakaibigan ang magkakasama ay sobrang kalog niya. High school na kami nang sumikat si Jana dahil nga sa kamalditahan. Madalas siyang mapaaway kahit sa mga higher year. Pati nga mga taga-ibang school ay nakakaaway na niya. That time ay pinaiiwas na ako ng nanay ko kay Jana. Parang nag-iba na raw kasi ang ugali niya at hindi na kagaya ng dati na napagkakatiwalaan pa niya ito. Sabi ng nanay ay baka gumagamit na ng droga si Jana. Mag-ingat daw ako at bago raw ako umuwi sa hapon ay i-check ko muna ang bag ko. Baka raw kasi siniksika na nito ng shabu ang mga gamit ko. Siyempre natakot ako sa sinabi ng nanay. Kaya ganoon nga ang ginagawa ko parati bago mag-uwian. Hindi naman napapansin ni Jana ang ginagawa ko. Dahil kagaya nga ng sinabi ni nanay ay nag-iba na siya. Ang totoo nga niyan ay hindi na siya sumasama sa akin tuwing recess o lunch. Hindi na rin siya sumasabay pa uwi dahil may bago na siyang mga kabarkada. Ewan ko nga kay Jana kung bakit ang bilis niya akong naitsapwera. Medyo masakit para sa akin kasi matagal din kaming parating magkasama. Napansin ng isa kong kaklase na every uwian ay inilalabas ko ang mga gamit ko. Dahil bata pa nga ako noon ay walang kieme kong sinabi ang totoong dahilan. Sir Mac, kumalat ang balita sa classroom namin, pati na sa iba pang seksyon na nagdadrug si Jana. Sa akin pa man din ang galing na alam ng lahat na best friend niya kaya inakala ng lahat na totoo yun. Pinag-isipan talaga ng lahat na drug addict si Jana. Siyempre nagalit sa akin si Jana. Kinumpronta niya ako isang umaga. Kadarating ko lang sa classroom namin ay sinugod niya agad ako at tinulak. Napasandal ako sa blackboard at sinigaw-sigawan niya. Sinisiraan ko raw siya pero hindi niya ako uurungan. Noong susuntokin niya ako ay inawat siya ng mga lalaki naming classmates. Nagwala si Jana. Kumakawala siya sa mga kaklase namin at galit na galit talaga siya. Sumisigaw siya at nalilisik ang mga mata habang nakatingin sa akin. Dinuduraan niya pa ako at yung sigaw niya ibang boses na ang lumalabas sa lalamunan niya. Natakot na kami noon. Tapos yung mga lalaki halata rin na natatakot na sila. Pero hindi nila binibitawan si Jana. Nang may dumating na teachers dahil sa mga sigaw ni Jana ay tumigil siya sa pagpiglas at tumawa ng tumawa. Binitawan siya ng mga kaklase namin at hinayaang nakahandusay sa sahig. Biglang nagbend yung katawan ni Jana. Nakatukod yung dulo ng paa niya at ulo tapos nakataas yung bandang tiyan niya. Umuungol siya at yung boses niya ay parang matandang lalaki. Nagmumura pa siya at nagsasabi ng malalaswang salita. Sabi ng iba naming classmates, sinasaniba na siya. Tapos napansin na lang namin na nagtatakbuhan na rin yung mga estudyante sa labas. May naririnig na rin kaming sigawan at iyakan sa ibang classroom. Sobrang gulo ng araw na yon at nakakatakot. Hindi ko alam kung gaano katagal na nakabaluktot ang katawan ni Jana. Tinatawag ko siya at ipinagdarasal, pero minumura niya lang ako.
Nang may dumating ng mga pari at albularyo ay ipinagdasal muna nila kami bago palabasin ng school. Sabi pa nila ay itapon daw namin ang lahat ng bagay na pag-aari namin na may mukha, paa at mga kamay. Usong-uso pa naman noon yung keychain na goma, tapos hugis cartoon characters. Kinumpis kayo ng mga pari. Pati yung mga nakadisplay na stuffed toys na project namin sa THE ay ipinakuha nila. Bago kami tuluyang pauwiin ay pinagkumunyon pa kami at sinabihang magdasal ng taimtim. Takot na takot ako noon, pati na rin yung iba kong classmate dahil nag-iiyakan pa sila. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Nag-resume na ang klase pero si Najana at yung anim pang estudyante na si Naniban ay absent. Naka-confine daw sa ospital dahil sabi ay tinetest sila sa drugs at pinakakausap din sa psychiatrist dahil sa mass hysteria. Mass hysteria ang tawag ng mga doktor sa nangyari kina Najana dahil coincidentally ay magbabarkada sila. Baka raw pinlano talaga ng mga ito ang nangyari para makakuha ng atensyon. Pero para sa amin na mga nakakita ay may palagay kaming sinapian talaga sila. Lalo na yung isang third year na lalaki, nagsuka raw ng mabahong putik. Negative sa kahit anong klase ng droga si Najana. Pero may kinukwento sila na may isa pa raw silang kaibigan na estudyante. Transferi daw yon. At madalas nilang kasama. Lagi raw silang inililibre at binigyan pa sila ng kwintas na pare-pareho. Pero ang nakapagtataka roon ay wala namang transferi sa school namin. Walang nakakaalam sa junisyo na tinutukoy nila. Wala silang maalala bago sila nagwala o sinapian. Pero nang gumaling sila ay kinuha ng pari yung mga kwintas nila. At hindi na nalalaman kung ano ang ginawa roon. Bumalik sa normal niyang sarili si Jana at naging malapit uli kami. Kapag tinatanong ko siya kung natatandaan pa niya ang tungkol sa pangyayaring iyon noong high school kami, kinikilabutan daw siya. Magandang araw po Sir Midnight Man. Ako nga pala si Glenn. Magbabahagi sana ako ng personal kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Tungkol ito sa naging problema ng best friend ko na kamalas-malasan ay nadamay pa ako. Matagal ko ng kaibigan si Jonathan. Basta magmula yata nang magkamuwang kami ay kami na ang parating magkasama. Hanggang sa makapagtapos kami ng pag-aaral. At manirahan sa ibang lugar. Dahil sa trabaho ay hindi kami nawala ng komunikasyon. Binibiro na nga kami ng ilang kakilala na baka raw bromance talaga kami. Pero ang totoo talaga niyan ay magkapatid na talaga ang turingan namin. Kaya nga noong mabuntis niya ang ex-girlfriend niya ay sa akin siya humingi ng tulong. Sa Laguna ako nakatira noon dahil sa trabaho. Si Atan naman ay nasa Maynila dahil din sa trabaho. Nakiusap si Atan na makituloy sa apartment ko dahil hinahunting daw siya ng pamilya noong babae. Pumayag naman ako dahil hindi ko naisip na sobrang seryoso pala ng sitwasyon. Tinatawanan ko pa nga siya dahil sa gusto niya. Pero nang dumating si Atan sa bahay at makita kong para siyang pinagsakluba ng langit at lupa ay nag-alala ako. Ano eka ko ang nangyari? Bakit para siyang nangayayat at tumanda ang mukha? Doon na nga niya ipinagtapat na hindi pala normal yung pamilya ng babaeng nabuntis niya. Mga mangkukulam daw na parang aswang. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, pero parang mga mangkukulam daw na kumakain ng karne ng tao. Galit na galit daw sa kanya ang pamilya noong babae dahil pinakialaman niya nga ito. Siya ang nakauna roon sa babaeng itago na lang natin sa pangalang Tania. Sabi pa ni Atan, mahal naman daw niya si Tania. Nagmamahalan sila pero yung pamilya ang may ayaw sa kanya.
Ang naisip na lang daw nila ni Tania para matanggap sila ng pamilya nito ay ang buntisin ito. Kaya lang ay lalo lang naging problema. Medyo nagtampo pa ako noon kay Atan kasi wala akong kaalam-alam na ganoon pala ang sitwasyon nila ni Tania. Na-meet ko na kasi yung babae at okay naman siya. Wala silang nabanggit na problema. So noong mabuntis niya si Tania ay lalo silang pinaglayo. Literal. Pinauwi sa probinsya yung babae tapos si Ata naman ang pinipeste ng pamilya nito sa Maynila. Magigising na lang daw siya sa kagat ng pagkarami-raming lamok na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Sobrang dami raw talaga na nagkukumpulan ng mga iyon sa balat niya. At ang pantal niya ay kasing laki ng plato. Nagsusugat pa nga raw ang mga iyon kaya hindi niya kinakamot. Pinapahira na lang daw niya ng ointment para hindi gaanong makati. Bukod pa roon ay hindi siya makatulog ng maayos dahil may mga kalampagan sa bubong niya at pinto. Sa mga bintana naman ay may mga naaaninag siyang anino na padaan-daan. Hirap na daw siya. Kaya naisipan na niyang mga ibang bayan para matakasan ang mga iyon. To be honest, natakot ako dahil sa kwento ni Atan at naisip kong baka masundan siya sa Laguna at pati ako ay madamay pa. At totoo nga, nasundan pa rin siya ng panggugulo noong pamilya. Nadatnan ko na lang ang kwarto niya na may pagkarami-raming swarm ng lamok. Nakaupo lang sa kama si Atan na hindi nagagalaw ng mga lamok dahil nakakulambo siya. Hindi ako kinakagat ng mga lamok, kaya takang-taka ako pero kinilabutan din. Nag-spray ako ng Bygone sa kwarto kahit naroon siya. Nag-alisa naman ang mga insekto at ang iba ay nangamatay. Naranasan ko rin yung mga pangangalampag sa bubong at pinto. May mga nagngingiyawan pang mga pusa na ang lalalim ng boses. Gulong-gulo ako kasi napaka-OA ng pamilya ni Tania. Ayaw nilang ipakasal yung dalawa. Pero galit naman sila na nabuntis ni Atan yung kamag-anak nila. Naging laman kami ng simbahan dahil wala kaming ibang malalapitan ng panahong yon, kundi ang Diyos. Sa tuwing namimeste ang pamilya ni Tania ay dasal lang kami ng dasal. Isang buwan din siguro ang dumaan bago tumigil ang pamilya ni Tania. Sabi ni Atan ay nag-text daw ito sa kanya at sinabing naglayas ito sa bahay ng mga ito at nagtago sa malayong lugar. Babalik lang daw ito sa pamilya nito kung titigil na ang mga yon sa pagpapahirap sa kanya. Kaya lang, ang kapalit noon ay kalilimutan nila ang isa't isa. Pumayag naman ang pamilya ni Tania. Natigil nga ang panggugulo nila kay Atan at bumalik sa normal ang buhay niya. Kaya lang yun nga, naghiwalay na sila ng tuluyan. Wala na kaming balita kay Tania pero sabi ni Atan ay malamang na ipinakasal ito sa kagaya rin ito. Ni hindi nakita ni Atan ang anak nila. 8 taon na ngayon ang bata. Hello po sa lahat ng listeners at sa ating narrator. Ako po si Joven at ang aking ikukwento ay kwento lamang din sa akin ng isang kakilala na tawagin na lang natin na Mario. Napagkwentohan lang namin ito noong biniyag ng bunso niya nitong nagdaang linggo. Nagiinuman kami at nauwi sa kwentong kababalaghan ng usapan. Sabi ni Mario, meron daw siyang pinsa noon na may kaibigang engkanto. Basta sa tuwing mapapaaway raw ang pinsan niyang yon ay may mangyayaring hindi maganda sa nakaaway nito. Hindi raw nila yon napapansin nung umpisa. Pero nang tumagal ay naging obvious na dahil yung pinsa na rin mismo niya ang nagkukwento. Danny ang pangalan ng pinsa ni Mario. May nababanggit daw itong matalik na kaibigan na ang pangalan ay hindi raw pwedeng banggitin sa kung anong dahilan. Kwento pa raw ni Danny ay nakilala nito ang kaibigang yon noong nagkawatak-watak ang kanilang pamilya.
Namatay raw kasi ang ina ni Danny dahil sa TB. Ang tatay naman nito ay nag-asawa agad ilang buwan pagkamatay ng kanyang ina. Pinagmamalupitan daw silang magkakapatid ng kanilang madrasta, kaya inihabilin sila sa iba't ibang kamag-anak. Tatlong magkakapatid sina Danny at sa tatlong kamag-anak din sila napunta. Si Danny nga ay sa poder ng mga magulang ni Mario na papunta. Nakilala raw ni Danny ang kaibigan nito sa may kanal sa likod ng bahay ni Mario. Sabi pa raw ni Danny ay dating ilog ang kanal na yon ayon sa kaibigan nito. Gubat daw ang kalye ni Mario pero naging tirahan na ng mga tao noong pagkatapos ng panahon ng hapon. Gulat na gulat daw ang mga magulang ni Mario dahil nalaman ni Danny ang history ng lugar nila. Kahit na iilang araw pa lang sa kanila si Danny at hindi pa nakikipaglaro sa ibang bata. Bukod doon ay mismong mga magulang ni Mario ay hindi alam na panahon pa ng hapon nagsimulang maging residential area ang lugar nila. Ipinagtanong na lang daw ng mga iyon sa ilang nakatatandang kapitbahay ang tungkol doon at tugma nga sa sinabi ni Danny. Hindi na lang daw pinansin ng mga magulang ni Mario ang tungkol doon. Normal naman daw ang naging buhay ni Danny. Nakapag-aral ito ng maayos at nagkaroon pa ng girlfriend. Pero nun ngang nagbibinata na si Danny, ay tsaka naging kapansin-pansin ang disgrasyang nangyayari sa mga kaaway nito. Una na roon yung nang trip dito ng mga miyembro ng gang. Ginulpi si Danny ng mga yon. Pero makaraan ng ilang araw, ay isa-isa nang nahuli ng mga pulis sa iba't ibang kaso kahit hindi nagdemanda si na Danny. May isa pang araw na namatay sa selda, ginulpi rin ng mga preso. May teacher din daw si Danny na na-hold up at nasaksak pa sa tagiliran ilang araw matapos nitong ipahiya si Danny sa klase dahil hindi nakapagpasa ng project. Isa pang halimbawa ay yung babaeng niligawan ni Danny. Pero inuutulang siya para magpagawa ng project. Naaksidente yon at hindi nakapasok ng isang taon dahil kinailangang ipa-therapy para makalakad uli. Marami pa raw mga ganoong pangyayari hanggang sa aminin na ni Danny kay Mario na yung kaibigan nito ang gumagante sa mga nangaagrabyado sa kanya. Sabi nga raw ni Mario ay baka yung nanay ni Danny ang gumagawa noon para maipagtanggol ang anak. Pero hindi raw, sabi ni Danny. Isang bagay pa raw na dulot ng kaibigang yon ay hindi nahihirapang humanap ng trabaho si Danny. Kahit hindi siya qualified sa posisyon, natatanggap siya at natututo agad. Nasaksihan daw ni Mario ang kababalaghan ng kaibigan ni Danny nang minsang mag-inuman silang magpipinsan. Sa kalasingan daw ay hinamon ni Mario si Danny na palabasin ang kaibigan nito. Siyempre hindi pumayag si Danny. Ang ginawa raw ni Mario, sinuntok ang pinsan niya. Inaawat daw siya noon ng iba nilang pinsan. Pero aning na aning daw siya at pilit na pinalalabas ang kaibigan ni Danny. Narinig na lang daw niya na sumisigaw si Danny ng, "Wag! Pinsan ko yan! Nagbibiro lang yan!" Pagkatapos ay naramdaman niya na may sumuntok o sumipa sa tiyan niya. Kitang-kita raw ng iba pa niyang pinsan na umangat siya sa lupa at tumilapon. Para daw siyang binitbit sa batok. Nawala raw ang kalasingan niya dahil nagsuka siya ng nagsuka. At mula noon ay lalo silang nakumbinse na may kakaibang kaibigan nga si Danny. 2014 daw ay nagpaalam sa kanila si Danny na sasama sa mga kaibigan nitong mountaineer. First time daw na mamumundok ni Danny noon. Sa Mount Makulot sa Batangas daw ang paalam nito. Pero magmula noon ay hindi na nakabalik si Danny. Hinanap daw nila ito sa mga kaibigang mountaineer. Pero ayon sa mga yon ay hindi naman sumasama sa kanila si Danny. At wala silang schedule ng hike sa Makulot. Matagal-tagal din nilang ipinanawagan sa mga radyo at TV si Danny, pati sa social media pero walang makapagturo sa kinaroroonan nito.
Iniisip na lang daw ni na Mario na baka sumama na si Danny sa kaibigan niya. May mga pagkakataong kasi na parang nakikita o nararamdaman nila na nasa paligid lang si Danny. Ayaw nilang isipin na patay na ito at nagmumulto. Naniniwala raw sila na wala na sa mundo ng mga tao si Danny dahil namumuhay na ito kasama ng matalik niyang kaibigan.